mga idol, isang magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, samahan niyo muna ako for today's video. Dahil may papakita ako sa inyong mga lugar na hindi niyo pa napupuntahan. At siya nga pala, sumakay kami ng train magmula sa Buendia papuntang Yamaha Monumento. Dito yung kagandahan ngayon dahil walang tao, walang siksikan sa train. At pagtapos naming bumaba, lumakad muna kami dito sa overpass para makasakay ulit ng train. At dito talaga ako namanghang view dahil kagandahan talaga, parang na feeling mo na sa ibang lugar ka lang. Nito talaga tayo mga manol, mamangha talaga tayo. Paano masabi? At habang umantay kami ng train, binidyohan ko talaga yung baba ng Buendia para may remembrance tayo ba? Paano masabi? At kahit nandyan yung train na sasakyan natin, na importante makabidyo tayo kahit hindi na tayo makasakay. Dahil importante sa akin yung matapos ko talaga itong video na to, bahala na hindi tayo makasakay. Siyempre hindi talaga malikawan yung daming nagtitingin-tingin sa'yo. Sabi naman yung iba, hindi siguro natakot itong tao na ma-snatch yung cellphone na to. Pero yan yung hindi nila alam, dahil pag i-snatch yung aking cellphone, bigay ko na lang sa kanila. Awa ka naman sa snatcher. Dahil pag nandito ka sa Maynila, kailangan talagang masilan ka dito sa mga gamit mo. Kahit nakatago pa yung mga gamit mo, tultulan talaga ng mga snatcher yan. Dahil naranasan ko yan mga idol dito sa Maynila, nadulaan ako ng aking kahita. Blessing. Paano masabi? Kaya ngayon, masilan ako ngayon sa aking mga gamit. Except lang sa aking cellphone. Dahil pag cellphone yung snatch nila sa akin, ay bigay ko naman talaga sa kanila yung aking cellphone para may kontakin ako sa mga snatcher. At least may communication na kami ng mga snatcher. At least alam ko na kung saan yung next venue nila. Ang galing! Ang galing! Ito talaga yung kinaibahan dito pag nandito ikaw sa Manila. Dahil kung dito ka sa Manila, bilaysing ilik, kahit ilang sampaw pa yung suksukin, matultulan talaga ng mga statsir. Unlike talaga sa ating probinsya na kahit ibigay mo na lang yung kahita mo, hindi pa yan nila tanggapin. Pero siguro kung malaki-laki, siguro naman yan, titanggapin man siguro eh. Pero yung napansin ko lang dito sa mga kasabay kong kasakay ko bilaysing ilik, parang hindi sila nagkamahaw. Parang feeling ko sumasakit yung ganun mga pakiramdam ba? At dagdagan pa rin itong kasama kong pagwapo lang yung ubra na dito sa aking mga video ba? At ito yung view dito sa Maynila na first time ko talagang mapuntahan at first time kong makita ito mga idol. Siyempre tayong mga manol na ngayon lang tayo nakapunta dito sa Maynila nga eh. Siyempre mga nganganga talaga tayo dito sa kaka-amaze talaga. Pre, sa bilog mo nga kabuhi, ngayon mo palang ito mapuntahan yung tinatawag na Maynila at ngayon mo na mapuntahan itong mga view ng bilaysing ilik na parang nasa ibang lugar ka lang. Pag nandito ka na sa personal kag makita mo na bilatibay parang makailunggo ka na talaga, hindi ka na magtagalog-tagalog dito dahil mahirap talaga magtagalog ba. Magkausap ako ng mga Tagalog, yung mga hinaharap ko bahala na sila da. Basta mag-isa-isahin ko na lang aking mga Tagalog, bahala sila mag-intindi sa akin. Noon ko kayo naglaki, takon sa Ilunggo, hindi ako lumaki sa mga Tagalog. Kaya pag may magkausap sa akin dito ng mga Tagalog, pinangilayan ko lang yung mga Tagalog na. Pero ito yung masama dito. Pag alam ng mga Tagalog na Ilunggo ka, na hindi ka taga dito, bilaysing ilik, bilatibay, kailangan mo na talaga mag-ready dahil baka pag naog mo, wala ka ng kahita, wala ka ng cellphone. Yung sabi ko, pag nandito ka sa Manila, manganga ka talaga. Okay lang pag manganga ka sa view, pero pag manganga kang wala kang pira, wala kang cellphone, patay ka talaga dito. Dagan pa lang kasama ko, pinagwapo lang obra. Sabi ko, bantayan niya yung bag ko, pero pinagwapo lang obra. Dahil sabi ko sa kanya, bantayan niya yung bag ko dahil sa likod yung bag ko, baka mawala yung mga pira at mga kagamitan ko. Pero alam niyo kung ano yung ginagawa ng kasama ko. Nagpapagwapo yung mga animal niya ba? Tignan mo kung ano yung ginagawa ng kasama ko. Pinagwapo lang. Hindi na binantayan yung aking bag. Hindi na lang ako na inis, nawala na lang yung inis ko dahil vlogger naman itong kasama ko. So sige, sabi ko na lang, okay na lang to. Habluten man ang snatcher yung bag ko. Sige, sabi ko, isibigay ko na lang itong bag ko. Wala namang laman. Dahil ako talaga yung tipong maawaing tao. Kaya pag kunin nila yung bag ko, sige, ibigay ko na lang sa kanila dahil para makatulong naman ako sa kanilang pangangailangan, di ba? Bilaysing ilik dyan. Grabe na yung init na nadaanan namin. What? Bakit? Bago ko tapusin itong video mga idol, baka pwedeng makahingi na isang share, isang like, and isang comment. Dahil sa isang share nyo mga idol, malaking tulong na po sa akin upang makagawa ng panibagong video. Ano pang ginaulat nyo, make sure nakapalo kayo. Bye-bye!